Hip Hop. Yo, what's up? This is Nick TV. Hip Hop update lang mga tol. Pero bago natin umpisahan ang video, ay mag-subscribe ka na at hit ang bell button para sa iba pang Hip Hop updates dito sa ating channel. Ngayon naman mga tol, ay tatalakayan natin ang part 2 ng Underdog ni Smugglaz at Hambog ng Sagpro at Wakal ay mayroong kolabo at Sparo ng 187 Mobstas nagbigay ng pahayag patungkol sa beat ng diss track ni Smugglaz. Kahapon lang mga tol ay nag-release ng dalawang diss track si Smugglaz sa iisang araw na pinamagatang Underdog Part 1 at Underdog Part 2. At dahil kakatapos lang natin talakayin ng Underdog Part 1, ay tatalakayin naman natin ang Underdog Part 2. Sa mga unang linya dito ni Smugglaz, isinasabi niya dito na ang salbakuta ay isa lang ang bagsakan ng mga tira nito at liriko, na puro lang daw sigaw at mura ang mga ito at wannabe putsch daw ang salbakuta. At dagdag niya pa dito na isang linggo daw pinagpuyatan ni Joti ang Sige Iyak 2 na puro imbento daw ang kalahati, at doon pa lang daw sa Sige Kahol at Iho de Puta ay tapos na daw ang laban. Masyado na maingay ang inyong kaululan, baka pwede na makasabat. Handa kong umarap pa ba ang nakangarat na malaman nyo namang lakat may katapak, hilig yung magala nang tayo sa dinyo namang bakurang, kaya dinalaan mo yung kanilang sariling baho. Baka di rin na para mga galising aso na nagtutusino yung mga bala. Lahat naman kayo isang bagsakan na tunog lang, kaya nakalilito mga kritiko na balibalitang nagtataasan daw ang mga libido pagdating sa tirahan. Kahit puro mura asigo lang naman nalaman ng mga liriko, mga trying hard at wannabe na feeling putch. Kala mo may sapin ng espiritu. Isa lang gumupang pinagkuyatin yung Sige Iyak, tanginang legend ko. Di dubuli pero siya yung puro tira dati pa. Kala mo kung sinong perfecto, halos kalahati invento. Puro ako daw yung sinesentro. Dinikit mo pa sa dulo yung freestyle ko, nasa pawang ko tuloy yung mga verses mo. Nung alang sa Sige Kahol, ang inyong mga ataol ay sarado na. Sa iba di puta, ako'y napamura. Di lang pinakuan, may kandado pa. Tapos sasabihin pa, di ka doon nakasagot. Dito ay tsak na talo na. Talaga wedi nga ibig sabihin kay CLR na nalo ka. Tangina may sariling hip-hop na, may sarili pang rules at policy. Standard yun naman pang squamisi. Masyado kang pabida para kasi Jollibee. Imbis matalinuan, pabilis ang sumagot, kaya alaman nyo lagi quantity. Mga self-proclaimed daw na hari ng tis, pero para si The Arking quality. At sinasabi din ni Smug dito na kahit anong ganda daw ng argumento na ipamaalas nila at kahit gaano pa ito kaangas, ay wala pa din daw dating sa mga mongoloid na fans at reactionist na mga bias. Subalit sa dinami daw ng mga dami ay wala kang takas. Oo, kahit na anong talento at ganda ng argumento pa ang mapamalas. Kahit gano'ng kakaangas, mga punto'y gano'ng makakalas. Mahina ka pa din sa pandinig ng mga monging fans at reactionist na bias. Pero bibigyan ko pa din ang katarungan kay madaya man sa korte. Kayo pa din ang mga ngamote, kahit na anong gamitin ko na porte. Pagbawali pag wala ng body bag, hindi nadadaan sa morgue. Di ba gusto nyo ng rekta? Eto, teka, rekta ka sa norte. At sinasabi din ni Smug dito na hinuhugot daw ng donggalo si Sixth Threat. At dinamay pa daw nila si Looney na wala naman daw sapat na basihan. Tulad ngayon ng ginagawa niyong pag-recruit ng mga baguhan. Mga batang gusto lang sumulat, madinig at makilala, tas sasalan niyo sa rambulan. Kahit maganap ka man ang sasabay, sa aming sulat ay pupulutin di sa kangkungan. Di ba hinuhugot niyo si Sixth Threat? Eh kami din naman ni Looney idol niyan. Speaking di ba, otang ina, nananahimik si Looney. Pero di namin yun na walang tamang basihan. Ngayon mo sabi, hindi ka bully. Ha? Alam ko na, porko niya una, puro lang po na parang usi. Di ako kundi ikaw ang dapat pagumanita. Isipin ko ehemplo ka mabuti. At sa bandang huli ay sinabi ni Smugglaz dito na naiingit daw ang salbakuta kaya nambubuisit na lang daw, na gusto daw nito ang wasakan ng karir dahil wala naman daw sila nun. Aminin na naiingit lamang kayo sa iba, kaya nang bibisit na puno ng galit sa gilid ng hingit. Tumaas ang may respeto pa mabibingwe, pero sorry
Bakit ibalik mo palang ilang beses to asang walang saysayan? Tadali mo to magpakailanman, di na to mabubura sa kasaysayan. Rest in peace kaya Barney, nanamin mo mga bara kong pabaon. Kahit di kayo nagpapatalo para mga zombie, kahit napatay mo nababangon. Kaya lalakas loob mga hamon, lalo sa mga kilala nyo na mayroon. Gusto nyo ng wasakang karir, lugi, paano matagal na kayong wala no? At sa kabilang banda naman mga tol, si Hambog ng Sagpro ay nagpost ng isang video kung saan ay recording na daw ng kolabo nila ni Tiwakal. Walang iya ka Tiwakal, pinaos mo kong ayup ka. Wala pang chorus yan ba eh. Kamusta mga bobo na ingitero, pagalit na galit at tila mamatay-matay sa kakatangka na ako ay mapatila. Managinip ka, manahimik ka, dahil kami yung siga. Nakalawit sa mabalasig na mapakapi kung dila. Dalawang nilalang na halang na may daladalang masamang mensahe. Talaga namang babalik ka na pag kami ang nagsalbahe. Labag sa kalooban kong gawin ito ang pagmamalupit sa mga makulit punit ang kritiko. Sakit na pre. Siguradong kaabang-abang to mga tol, dahil alam naman natin ang parehong skills ng dalawang ito pagdating sa pagra-rap. At sa kabilang dako naman mga tol, si Sparo ng Mob na mismo ang gumawa ng beat sa Underdog Part 1 ni Smugglaz ay nagbigay ng pahayag patungkol sa kumalat na usap-usapang nakaw daw ang beat. Narito ang kanyang post. Pinag-uusapan pala ngayon yung beat na inareglo ko para kay Smugglaz. Haha. Research nyo na lang kung ano yung tungkol sa sampling, sampled, at yung kaibahan ng mainstream underground release. O kaya panindigan nyo pagpuna. Mas okay yun kasi yun pinapanigan nyo. Mas malala, pati chorus pinabaklas pa sa video okay. Kaya sa kanila lang tatalbog yung kalokohan nyo. Haha. Hashtag hoodlum beats. At yun na muna mga tol sa video natin ngayon. Huwag kakalimutang mag-subscribe para sa iba pang hip-hop updates dito sa ating channel. Maraming salamat mga tol.